problema po talaga tayo. Yung mom, kasal ko to. Birthday po ng anak ko. Tapos gaganyanin niyo yung mga bisita ko. Kaya may problema po talaga tayo. Umayo po kami kasi hindi na po namin kaya yung pagtatrato niyo. Nandito, tunog yung anak ko, pinatay niyo po yung aircon. Kasi hindi ko pinatay yung aircon dito. Nandiyan po, may mga iiye. Si nanay, sarado po yung PCR. Ano nga ganun? Papayaran kami 10,000 para hindi itong i-post. Papayaran pa kami ng 10,000, wag lang daw ito i-post. Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ang kasal at kaarawan ay mga espesyal na okasyon na madalas na pinaghahandaan ng maigi upang masiguro na magiging masaya at maalala ng mga nagdiriwang, pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya't ang pagpapasya na iselebra ito sa isang magandang lugar kagaya ng resort ay isang paraan upang magbigay ng masayang karanasan para sa lahat ng dumalo. Subalit paano na lang kung ganito ang mangyari sa'yo, na imbes na masayang alaala, ito'y magsisilbing isang mapait at nakakalungkot na selebrasyon. Mom! May problema talaga tayo! Upay! Diba? Kami pa yung tatakutin mo ngayon! Kami pa! Kami pa, Mom, yung tatakutin mo ngayon na may problema tayo! Talaga may problema tayo! Mom, kasal ko to eh! Hindi tayo makakalimutan yung anak ko. Okay na anak ko. Okay na. Tara na. Sige na. Habang buhay ka namin makakalala. Sige na. Tara na anak ko. Wag na yung ginawa mo. Halos magunaw na ang mundo ng selebranteng ito na sa araw pa man din ng kanilang kasal at kaarawan din ng kanilang anak na nag-celebrate sa isang resort kasama ang kanilang buong pamilya at mga kamag-anak. Subalit hindi pa man daw natatapos ang kanilang araw sa kontrata, ay di na maganda ang turing sa kanila ng may-ari ng resort. Sapagkat pinapatayan daw sila ng aircon, kahit may natutulog pa ng mga bata sa kwarto. At kusa pa silang pumapasok sa loob ng kwarto para patayin ito. Umayo po kami kasi hindi na po namin kaya yung pagtatrato nyo! Pwede pa kami na siya itays mo sa kanila, babayaran! Tama na. Hindi pa kami babayaran ninyo! Nagbayad daw ang guest ng 35,000 pesos kahit hindi pa tapos ang event dahil sa una daw ay maayos naman itong kausap hanggang sa nag-iba na raw ang trato sa kanila di pa man natatapos ang kontrata. At nang mag-back out sila, 7,000 na lang daw ang kanilang ma-refund. Ma-refund 7,000? Yung nangyari dito sa resort sa kasal ko sa ano ko? 25,000. Makikiusap ako hanggang 10,000. 10,000 ba? Binayaran ako para lang yan? 20,000 yung pag-ibig. Kahit na ba? Mapapayaran ba niya yung nasirang araw ko, ba? Sinirang yung araw, eh. Mapapayaran ba? May katumbas na pera yun, ba? May katumbas na pera? May katumbas na pera, ba? Mapapayaran nila ako? Pera nila kami! Papayaran kami 10,000 para hindi itong i-post. Papayaran pa kami ng 10,000, wag lang daw ito i-post. Diba? Papayaran pa kami, guys! 10,000! Nakakadismaya ang ganitong pangyayari, lalo na't ang okasyon ay kasal at kaarawan na parehong napakahalagang selebrasyon. Ang pagiging komportable ng mga bisita, kabilang ang pagtulog nila ng maayos, ay isang bagay na dapat igalang at tiyakin ng resort. Ang biglaang pagpapatay ng aircon ay hindi lamang bastos, kundi nagpapakita ng kakulangan sa profesionalismo at malasakit sa mga kliyente. At para hindi na makalabas ang nangyaring insidente, nag-alok ng 10,000 ang may-ari ng resort sa kliyente, subalit hindi ito pumayag dahil hindi mababayaran ng pera ang nasirang araw sa pinakamahalagang araw ng buhay niya, ang kanyang kasal at ang kaarawan ng kanyang anak. Ma'am! 10,000 babayaran niyo po kami! 10,000 babayaran niyo po kami! Wag lang po namin i-post yung video! Oh! 10,000? Sinira yung kasal ko, sinira yung birthday ng anak ko, sinira yung kasiyahan natin. Apakagaling naman! Apakagaling! Ipapail na! Apakagaling! Ganyan na naman yung nangyari sa mga bisita natin. Ayan o! Picturean nyo! Ipadala ko kay Tonto! Gusto mo! Yes! Amen! Ayan yung nangyari o! Oh. Ayan! Yung kabaisan ko, pare! Pasensya na sa inyo! Tapos yung kanilang ano?
Yung kanilang resort. Ayan, yan, yan ang pangalan ko. Ayan. Ayan. Eh, kanina nga po nandito, tulog yung anak ko, pinatay niyo po yung aircon. Kasi hindi ko pinatay yung aircon dito. Nandiyan po, may mga ihi eh. Si nanay, sarado po yung CR. Ano nga ganun? Kung sino nagtakong CR, iba tinanong sa ako. Kasi ako pero kung ang kontrate hanggang bukas, walang problema, walang problema. Ay, paano nagkakapag hindi mo wala ng problema? Ay, ganyan ang halitang styling yun, ba? Ito, ito po ang kausap ko, hindi na nga ko yung hininga ng security. Yun nga po, sarap na kausap ko eh. Kami po lahat na babas. Kung bisita niyo si Duna Tagarizal, ginagalang po namin dahil po ibatan na kapatid ang nanay namin. Pinatayan niyo po kami kainan ng aircon. Kinuhan niyo pa po yung aircon. Ayan po. Di ba ma'am, kung may nang walang kapit doon, tapos namin sa inyo. Kumasok kayo kinuhaga. Kailan niyo po. Uuwi na po tayo. Alas kami, pero hindi namin papayaran. Oo, huwag nyo bayaran ng full payment. Bayad na dito, bayad na po tayo. Pamahayin mo, pamahayin mo yung full payment. Pakinggan nyo muna ako, pakinggan nyo. Dito kasi ang iniisip ko nila, gantong oras pa lang po, marami na po. Oo, oh, ma'am, ma'am. Kanina, magsisimula pa lang po yung payment eh. Kung ay, madaming damit doon ay. Aircon. Di naman kami nagreklamo. Ayun naman, pakinggan sinasabi ko eh. Sige po, sige po. Kaya yung pinatay. Kasi gusto ko matapos yung dito. Kasi ma'am, hindi pwede. Dapat, doon may aircon doon. Doon may aircon. Kasi ma'am, galing kami sa malayo, ma'am. Galing kami probinsya. Ang kapuyat kami, ma'am. Hindi namin magkasal na yun. Kasi yung tira doon, ma'am. Kasal na tayo. Mahalaga sa mga ganitong okasyon na ang serbisyo ay naayon sa inaasahan at ang ganitong karanasan ay maaaring makasira sa kasiyahan ng nagdiriwang at sa kanilang mga bisita. Marahil ay kinakailangan ng masusing pag-uusap sa pagitan ng mga nagdiriwang at ng may-ari ng resort upang malutas ang isyung ito at maiwasang maulit sa hinaharap. Ang ganitong aksyon mula sa may-ari ng resort ay hindi lamang nakakabawa sa kaginhawahan ng mga bisita, kundi maaari rin itong magdulot ng hindi magagandang alaala para sa mga nagdiriwang. Kung ganito ang naging karanasan, maaaring magsilbing aral ito sa pagpili ng venue sa susunod na mga okasyon at marapat lamang na ipahayag ang reklamo sa management ng resort upang maayos ang sitwasyon at maiwasan na mangyari ito sa ibang kliyente.